kumusta kayong lahat dyan? Panibagong araw na naman at panibagong reaction video na naman yung gagawin natin. And syempre, this is Amazing Janus, ang inyong amazing friend. And kung bago ka nga lang sa aking channel, isubscribe mo na yan at huwag kalimutang i-click ang bell button para naman updated ka sa aking mga susunod na reaction videos. And hello again guys sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, and good evening kung nasan man nga tayong lupalop ng mundo. Thank you for watching and mag-ingat tayong lahat, okay? So, ayun na nga, another reaction video na naman for today for SB19. And sobrang na-excite ako for today. Kasi ang usapan dito, yung looks eh. Alam nyo naman, pagdating sa looks, di ba? Talagang, alam nyo yun, talagang iba yun eh. Pag looks na yung usapan dito, talagang yung puso natin, talagang tibok-tibok. Yan yung tipong hindi natin alam kung ano mangyayari pag pinapanood natin, di ba? So, na-excite din ako panoorin to. Pero bago ko simulan ng lahat, guys, kung hindi nyo pa nga pala napapanood ang aking latest reaction video for SB19, which is yung TM Fan Pasko, I really feel the Christmas talaga kasi sobrang ang ganda ng video na yon, ang ganda ng kanalabasan. And I'm so very, very, di ba? And I'm so very proud talaga dito sa boys natin kasi lagi na lang talagang worth it panoorin every time na may mga ganyan, diba? So, ayan, kung hindi nyo pa yung napapanood, nandyan yan, guys, sa may description. I-check nyo na yan, i-like and share at mag-comment kayo para sa mga susunod pa nating mga reaction videos, okay? So, for today's reaction video, ang gagawin natin is ito nga kanilang Parcinq magazine, the premier issue with SB19 full interview. So, bukod sa looks, may mga interview na magaganap. So, na-excite ako ano mga sagot ng mga boys dito. And bago ko to panoorin, ang dami ko nang nakita sa Twitter, sinansakan nila Rachel, nakikita ko yung mga post ni Kent, ayan na mga picture ng boys, kumakalat talaga eh, kalat na kalat talaga eh. So alam niyo, walang ligtas kahit saan talagang lupalop ng mundo, nandun talaga yung pictures ng mga boys ito. And sobrang na-excite ako kung paano ba sila sumagot sa interview. For sure, di ba, ibang klase rin ng mga tanong sa kanila dito, together dun sa mga looks talaga nila. And ito yung pinakagusto ko talaga eh, di ba? So manoorin na natin to and let's go! Ayan. And bago ko pa na simulan ng lahat, gusto kong magpasalamat syempre sa aking mga amazing friends. And before makalimutan ko ang lahat, oh my God, I love you guys. And alam yun, mahal na mahal kayo ni Amazing Zana. So, let's start! Where do we draw? Siyempre, 18 na. Kumulong sa atin. Na-expect din na ganun lang. Uy, God, wait lang. Yung puso ko. Pwedeng maganda, pwedeng hindi. So, get in the zone, bro! How we are? That's been not seen! Oy! Grabe to! Sobrang nakaka-excite to guys and sobrang nakaka-proud talaga. Alam niyo, ibang klase ang level talaga ng mga boys. Oy, may pa-push up! Sandiyo naman, may pa-biceps ako si Ken! Oh my God, ang guwapo talaga ni Ken. Ken yan eh. Grabe yung look si Justin dito. Ay, si Jun! Sandali lang, bago natin simulan yan, the premier issue ha. Mag-comment muna ako sa mga looks nila. Gusto ko yung first part, like, medyo wet looks. Alam niyo, nakakita ako, medyo wet looks siya. And then, nakikita ko yung mga itsura nila dito. No? Sobrang ang laki na talaga ng pinagkaiba nila dun sa simula sa ngayon. Laki na ng, ano eh, laki na ng pinagbago. Sobrang mature niya ng mga itsura. Sobrang level up ng itsura dito ni Justin, di ba? Hindi na talaga baby boy, sa totoo lang. And yung pumasal ni Josh. Ibang klase. And si Ken, alam nyo, nakita ko na yung picture ni Ken eh. Napansin ko nga na medyo makapal yung makeup niya doon. Diba? Sabi ko nga, si Ken, kahit hindi na ilagay na makeup, sobrang gwapo na niyan. Ilong pa lang pang malakasan na. Usually talaga, pag medyo kumakapal yung makeup, ha, diba? Hindi ko sinasabi na pangit siya eh. Minsan kasi talaga, iba-iba kasi yung taste natin eh. Like, parang,
ako as a person, meron akong time na pag may nakikita ko na medyo makapal yung makeup, parang iba na yung nakikita ko. Like, ay, parang hindi siya okay. Diba? Meron naman na parang pag nilagyan mo ng sobrang daming makeup or medyo makapal yung makeup, parang ay, ang perfect, diba? So, may kanya-kanya tayong opinion, diba? So, yun lang yung napansin ko talaga kay Ken. Kasi, nakita ko na yung mga picture niya, yung mga previous picture nila, bago pa to. So, dami na lumabas sa Twitter, yun yung napansin ko. So, ituloy natin. Pero hindi tayo magpapatalo sa mga gana pa dito. Ayan, the premiere issue featuring SB19. For sure, haba nito. Alright, so, guys, welcome to the studio. And first question would be, how are you coping in this pandemic? Anyone can start. Grabe! Ulit pa, pwede mo ulit. Sagot na kaya, game na kaya. Sobrang seryoso! Sa ngayon po, so far, we're trying our best to be active, shoot, we're still practicing at home, kahit po na medyo hiwa-hiwalay kami, and tinatry pa rin namin if may chance na magsama-sama para makapag-practice, para po continuous pa rin yung mga continuous yung pagpa-perform namin, continuous na may entertain namin yung mga Filipino, especially yung 18. Yes! So ngayon po, mas gusto po namin maging productive po. Kahit po, kahit yung situation natin ngayon, gusto pa rin po namin na yun nga, sasabi ni Justin, maging active para sa fans namin and para rin sa amin. Yes, kung hindi man kami gumagawa para sa fans namin ng mga bagong contents, nag-iisip kami ng mga bagay para ma-improve yung skills namin, yeah. Katulad po ng pagbe-bake ni Stel, kumbaga ibang part naman bukod sa performing, what else? Ako po, nag-aaral po akong gumawa ng music, naging beats. Yung iba naman po, nahihilig po mag-workout, katulad po ni Josh, kaya nga po ganyan lang. Ay, di ba may padibdib! Basta po, para mabuno po namin yung oras namin or magamit namin yung oras habang nandito tayo sa pandemya. Yes, maraming adjustments na nangyari, pero for the gusto ko yung looks ni Josh, actually, few months of having this pandemic, medyo nahirapan din kami mag-adjust, takot na takot din kami. And pero parang ngayon kasi parang syempre yun nga eh, parang kailangan mo lang embrace yung change, ganun talaga, hindi mo, yes, maraming bagay na parang hindi mo ina-expect na mangyayari. So we have to adjust, we have to move on, and ayun, hindi naman titigil ang mundo sa isang idlog lang. Yes! Tama! Ang galing! What's your message to your fans who are struggling with the pandemic? Talaga na mawala yung biro eh, no? For 18, alam namin na same lang naman tayo ng pinagdadaanan. Hindi lang ngayon, noon pa man din, marami na tayong pinagdadaanan, lalo na nung mag-start yung pandemya. And sana, katulad din ng iba na sinusubukan nilang harapin and sinusubukan nilang parang labanan kung ano yung nararamdaman nila, hindi lang sa mga nakikita nila sa labas, kundi pati yung sariling dala nilang bigat. Sana katulad ng iba, kayanin din natin, kasi alam naman natin na in time malalampasin din natin to, and yes, kahit anong problema man yung dumaan, alam namin, nakakayanin nyo. Tsaka huwag kayong mag-alala, kasi nga diba, sabi namin, hanggat nandiyan kayo, may SB19. So kahit papano, sana nabibigyan namin kayo ng kasiyahan, kaya ayun, nandito lang kami para sa inyo. Ayan, tama. Wait lang, post ko doon. Sobrang ganda ng sinagot din ni Stella, diba? Parang nga sa group talaga, ayan, eh yun yung pinaka-main purpose nila, especially ngayong pandemic, di ba? Nakagawa nga sila ng online concert eh, kahit may pandemic, which is sobrang successful, and sobrang napasaya talaga nila lahat ng 18. Eh yun yung pinaka-importante, eh yun yung pinaka-masarap na nagawa nila due pandemic talaga, na maipush yung concert na yun, and nakaka-proud lang, di ba? And, wait lang, alam nyo, minsan, hindi ako nakikinig sa mga sagot eh. Then ako doon ako nakapokus sa mga itsura eh. Ang gagwapo, no? Makalaglag puso talaga itong mga to. So, gusto ko yung looks dito ni Justin. Grabe. Alam na si Ken, wala ang hat talaga nitong lalaki na ito. Yung sarap iuwi. Tuloy natin. Patuloy kaming gagawa ng mga kanta para sa inyo. Katulad nga po ng galing ni Sejun. Tama, totoo yun. 18, walang SP19, and katulad din po ng sinabi sa mga kanta namin, katulad po ng Ikako, na basta may pag-ibig sa puso natin, tayo may magwawagi. Ibig sabihin nun, kumbaga, huwag kang matakot, lumaban, kasi may mga tao sa paligid mo na nagmamahal sa'yo and tutulong sa'yo in times of need. Totoo yan. So, how do you keep yourself inspired, or where do you draw your inspirations from? Paano ba mag-inspire? Ang ganda ng tanong, Give me the drama. Isa na rin yung
18 na tumulong sa atin for reaching this situation. I mean, kung nasan tayo ngayon dahil sa 18, so isa po sila sa talagang nagbibigay inspirasyon na para gawin namin, mag-continue kami sa mga projects, sa mga araw-araw na ginagawa namin to be productive. And syempre, yung family din namin, of course. Yes, one of your inspirations yan, family. Inspiration lahat namin. Tayo, and diba? Siguro din, yung isa't isa, yung mga pangarap namin, na may mga goal kami na pinangarap, pinangako sa isa't isa. So, ayun po, kailangan namin talagang galingan and mag-continue. Para sa akin, inspiration ko, aside from... Ako, inspiration. Inspiration kita, Kate! Ako, inspiration sa sarili ko. Kasi, ginagawa ko to para sa akin. And dahil pangarap ko, this is my dream, so... Yes, dream winning. Para maabot kung ano yung mga... kung ano yung nasa... ayun mga goals ko, ayun mga gusto kong ma-achieve sa buhay. Kaya sa'yo ako eh. Siyempre, 18 yung dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Yes. And siyempre, as time passes by, gusto natin makapagpakita tayo ng better performers. Kumbaga, gusto natin mahigitan or maibalik lahat ng ginagawa niya ng effort para sa grupo natin. So, kami, talaga nagsistrive kami para maging better performers. Like, nag-iisip kami ng mga bagong bagay para ma-entertain yung mga 18. Tama yan. Para may bago lagi. Nagiging dahilan kung bakit kami nagpapatuloy at bakit kami nag-improve. Leader yan eh! You guys mentioned about your achievements. What do you think is your biggest achievement as a group so far? Ganda na mga tanong! Ang mabuhay ngayong araw. Ano, ang tingin nyo, biggest achievement natin? Ang dami! Siguro, biggest achievement. Kasi maraming masasabing awards and all. Pero yung biggest achievement, yung parang feeling namin na nakaka-inspire din kami sa ibang tao. Kasi yun naman talaga yung main goal namin as a group. Yes! Yung sa tao, through our craft. So parang, yun, ginagawa namin yung gusto namin, tapos na-appreciate na ibang tao, through that, parang na-appreciate din nila, and parang ang dami namin na-inspire na hindi rin kami aware. So sobrang dami minsan, syempre hindi mo na mapapansin, diba? Yes, marami rin silent fans na parang, alam mo yun, nakikinig lang sila, pero hindi namin sila kilala, like, talagang, unlike yung mga ibang active fans. So yun yung pinaka, ano, biggest achievement. Tama naman. Tsaka through this platform talaga, parang nakabuo kami ng one big family. Kaya rin tawag namin sa fans namin is 18. Kung pamasahin mo siya in Filipino, atin. So everything that we have been through, everything that we're achieving right now, ano yan, talagang pinagsasaluhan at talagang chineshare namin sa bawat isa. Kung nahihirapan man sila sa studies, ganyan, makikita mo talaga sa Twitter, Facebook, nagtutulungan sila, nagbibigay ng mga advices para matulungan yung isa't isa. If ever man na kailangan ng funds, nakikita ko na nagbibigay sila ng donation to each other. At yun yung masasabi ko na biggest achievement na nagawa ng grupo namin. Kasi hindi lang para sa sarili namin yung nagagawa namin, kundi para sa ibang tao. Yes! Umpisa pa lang naman po, perfect yung sagot ni Sage at grabe. Is to inspire other people to our craft po, to our music, ganun. And sa ngayon po, nakikita po namin na marami pong mga katulad din namin na may mga pangarap na hanggang ngayon sinusubukan pa rin po nilang abutin yung pangarap nila na yun. Kahit kasabay po ng pandemya, alam po natin, mahirap po yun. Pero gumagawa po sila ng iba't ibang klase ng paraan para maabot po yung pangarap nila. Like, ayun po, may mga 18 po na sobrang mga magagaling mag-drawing, mga artists, and meron din po mga 18 na gumagawa po ng song about SB19. Mga ganun po, nakaka-proud and nakakataba po ng puso makita ng ganun. Kasi hindi lang po kami nakaka-inspire sa kanila, parang sila rin po nagiging inspiration ng iba, yung mga takot pong sumubok. Tama. Nice. Tama yan. Ang galis! For the next question, Josh, can you fix your hair? Yes or no? Oo nga eh. Nakakala ko kasama mo sa question. Josh, can you put your hair? No. This question. Sinaniga, lilatawa dito. Oo nga eh. Kasi kanina pa nga medyo magulo. Medyo wet look nga si Josh dito, di ba? Si Ken parang kalma yung tipong hindi niya alam kung ano yung sasagot niya. Diba? Ganyan silang ga eh. Tahimik lang siya. Like, kinakabahan yan sa loob niya, di ba? Pero alam niya, sobrang bumili po kasi sagot ni ano dito, ni Sedzu. The way siya magsalita, no? Napaka-professional. And alam niya kung ano yung sinasabi niya talaga. Especially si Stel.
alam niya rin kung ano yung sinasabi niya, and may pinanggagalingan talaga, di ba? Sa person kasi, pag may pinanggagalingan, mararamdaman mo talaga. Yan yung nakikita ko sa kanila ngayon. Tuloy natin. Fears. Like, what's your biggest fear? Oh my God. Takot ako mawala, sige. Ken. No fear, ah. Mawala yung pinagkukuhanan namin ng lakas, which is yung fans namin. Kasi siguro lahat naman siguro ng artist mo siguro na pag wala na silang sumusuporta sa kanila. Parang ay di naman sila wala yung support eh. Never ending yan eh. Pag gano'n na wala sumusuporta, siguro mga manghihina din sila. So kung wala yung fans namin, feel ko manghihina rin kami. Parang hindi biggest fear yung sabi ko. Kasi syempre ang dami. Parang hindi ko alam ano yung biggest doon. Pero meron akong isang i-share na lang na fear. Nabasa ko lang siya din sa Facebook. Parang ano, nakarelate ako. Parang sinasabi doon na parang natatakot kang makita ng tao yung ayaw mong makita sa'yo. Ano, so parang every time na, kaya parang alam mo yun, conscious sa sarili. Isa rin yung siguro sa takot ko na takot mo ipakita yung sarili mo. Hindi. Parang meron ako nakikita na ayaw ko. Tapos may kita ng tao yun sa akin. Ayun yung parang once na makita nila yung bagay na ayaw ko mismo. Hypocrite. Parang ayaw ko. Okay. Nice. For me, failure. Kasi feeling ko dati, ever since I was a kid, parang feeling ko sa talili ko, failure na ako nun. Tapos parang mali. I agree. Nung bata ako, hindi ko in-expect na quiet ka lang. Matatakot dito after all these years na parang ayun, kasi kala ko dati patapon na yung buhay ko, ganyan, parang hindi ko yun, ganyan. Parang, so, takot ako mag-fail kasi parang ang daming ko na yung pinagdaanan bago ako makarating dito. So, ayokong masaya lahat ng pinaghirapan ko. So, I'm trying to prevent it. So, yun. So, siguro failure lang. I agree. Ako yung, actually, before I even became a member of SB19, takot talaga ako mag-perform. Takot ako sa big crowds. Pero love ko na talaga yung music. Para sa akin, sarap ayun na, nasasabi ko na before na para sa akin, music is medicine. Parang lahat ng frustrations ko, masaya ako, malungkot, dun ko nilalagay, gumagawa ako ng kanta. And through that, na-release ko yung stress ko. And ever since na gumawa ako ng kanta, ever since nakasulat ako ng kanta, lalo yung Go Up, which is yung story ng SB19, nakita so ko na maraming na-inspire, maraming na-motivate. Maraming nabuhayan ng loob, maraming nagpatuloy sa pangarap nila. Masasabi ko lang, dati sumusulat ako ng kanta para sa sarili ko, para matulungan yung sarili ko. Ngayon, sumusulat na ako ng kanta para matulungan din yung ibang tao, hindi lang yung sarili ko. So, feeling ko yung fear ko niyon na-overcome ko na dahil sa nakita kong effect, which is yung butterfly effect. Kumbaga, patuloy. Kumbaga, yung pangarap ko, nakakita ng iba na pinagpatuloy na yung pangarap na nag-share na, parang napapasa na sa iba. So, I think, naging successful ako sa pag-conquer ng fear ko. So yung fear na yon nag-disappear na. Oh, tama. Disappear. No fear. Galingan! Ayan. Sige, tapusin natin. Still. Dati, pag tinatanong bago mag-comment ko, tayo. Saan ka natatakot? Ang mga nasasabi ko lang yung mga normal na bagay. Like, insects, gano'n, clown, spider. Pero ayun po, lately parang na-realize ko, parang habang tumatagal po, parang mas nakakatakot po pala yung sarili ko mismo. Parang ayun po. Very kasi, poetic. Kasi parang habang nandito po ako sa parang career po na tinataha ko, parang ang dami-dami ko pong mga naiisip, mga nare-realize, tas hanggang sa nagugulat na lang po ako, kalaban ko na po pala yung sarili ko. Parang ang dami ko na pong realizations and parang kahit yung sarili ko po, kine-question ko na. Parang ayun po. Parang ayun po, ang hirap lang isipin na parang tinatry kong mag-grow, pero yung sarili ko mismo yung naghihila sa akin pababa. So parang habang nag-overthink ako ng sobra, parang mas dun po ako, parang dun po nawawala yung glow sa akin. Parang lightstick na parang tinatry kong umilaw, pero parang sarili ko rin nag-break sa akin. Parang yun po yung kinakatakot. Metaphor po yun.
De, I mean, I agree to that. Kasi totoo po, yun. Pag naging artist ka, talagang magiging vulnerable ka sa maraming tao. Magiging vulnerable ka sa criticisms, ganyan. Maraming masasabi yung mga tao sa'yo na pwedeng ikabagsak mo, pwedeng ikapanghina ng loob mo, and pwede mo rin parang gamitin para ma-motivate ka. Merong times din talaga na na-feel ko yung gano'n, na parang katong cases na parang, ayun, parang hindi mo naman kailangan isipin, pero iniisip mo, kaya nanghihina yung loob mo, yung nanghihinaan ka ng loob. Ayun po. Pero meron din naman times na talagang kakalabanin mo yun, parang magagawa mong ma-overcome dahil nga sa mga tao sa paligid mo. Ayun lang po. Sana hindi sila panghinaan ng loob na tahakin yung ganito. If ever man na gusto nila maging artist or mag-release ng mga kanta, sana hindi sila panghinaan ng loob. Ipagpatuloy nila. Right. Yeah. But it's interesting kasi like I noticed most of your answers are not like trivial fears, like what you call this, but like what Stella said about how you have insects. Basic fear like insects or scared of the dark. But your answers are very like introspective. It's very like almost like questioning yourself. Yes. Very, I learned the word. Yeah, metaphorical. I learned metaphorical. Can you? Ayan. So guys ha, kasi feeling ko sobrang haba na naman ito eh. So feeling ko, stop po na natin dito and then gawin natin na part 2 yung from dun sa 15 minutes hanggang sa 25 minutes. At least meron pa tayong parang more than 10 minutes na gagawin sa part 2. Para naman makapag-chika tayo ng bongga dito, no? So kasi mag-comment dun sa bawat sagot nila, pero ang sarap lang kasi talaga nilang pakinggan. Like, dito mas makikilala mo talaga yung personality nila. Especially kung ano yung kinakatakutan mo, di ba? Ano ba yung pinaka-biggest fear mo? Which is parang, yun yung pinaka-strong na pwede mong sagutin. Pinaka-strong na tanong na mahirap sagutin. Sa kabilang banda, masarap sagutin kasi parang dun talaga madedefine kung ano talaga yung totoong pagkatao mo, di ba? Like yung sinabi ni Stel, di ba, na parang ikaw, sarili mo yung kinakatakutan mo. Kasi nga, di ba, may mga times talaga na parang feeling natin, hindi perfect yung ginagawa natin, pero para sa ibang tao, parang ang perfect naman, di ba? And then, may mga times talaga na may ginagawa tayo na akala natin, okay sa atin, hindi naman pala, di ba? Like, may ginagawa pala tayo, hindi natin alam, ito na pala yung magpapadown sa atin. Which is, di ba, ang galing lang ng pagkakasagot ni Stel, di ba, nakakabilib, di ba, sa totoo lang. And then si ano din, si Justin, ayan, at saka si Josh, di ba, yung mga fans, isa yan sa mga parang yun yung kinakatakutan nila, like, parang mawala. Kasi, alam niyo, sa totoo lang, pag talaga nawala yung fans mo, yung sumusuporta sa'yo, parang nakakawalang gana na rin. No? Pero hindi ako naniniwala na ang fans ay mawawala, di ba? Ang fans ay fans na yan. Kung sa simula pa lang, nandyan na sila until the end, nandyan na rin sila. Siguro may mawawala, pero hindi ito mawawala sa puso talaga. Eh. Nandun at nandun yan, hindi yan mawawala talaga. Eh. Sa totoo lang, nandun at nandun yan. And hindi natin maiiwasan na mawala talaga yung mga tao sa paligid natin. Hindi natin kailangan i-please, di ba? So, dadating at dadating din tayo sa point na ganyan, di ba? And sobrang nakaka-proud itong mga boys na to. Sobrang lumilevel up na. And ibang klase na sila ngayon, sa totoo lang. Like, parang ang hirap-hirap ng i-define ng SB19 as a group. Kasi world class na to eh. Para sa akin, ibang klase na yung level nila ngayon. Like, ang hirap na tumbasan, di ba? Pero yung pagiging humble is nandun pa din, di ba? Sabi ko nga dun sa interview, nandun pa rin yung joke. Natatawa pa rin, yung may pagkakwela pa rin, hindi pa rin nawawala. Kasi ganun talaga sila eh. Hindi natatakot kung anong ipakita, kung ano sila. Which is good talaga, di ba? So, sobrang I love you lang. And pagdating sa looks, wala akong masabi. Sana lang, no, may nagre-retouch while interview para hindi masyadong oily yung mukha, ba? Diba? And then, ba? Diba, parang, kasi pagka nape-pressure ka sa sasagutin mo sa mga tanong, minsan nakakahagal nila yung pagpapawisan ka kasi isipin mo pa kung anong isasagot mo, ba? Diba? So, ayun na nga. Maraming salamat for today. And alam ko, nabitin kayo kasi ako nabitin din. But since wala tayong masyadong ginagawa na reaction videos sa SB19, putol-putolin naman natin para meron namang suspense, ba? Diba? Kahit papano. So, ayun na nga. Maraming salamat for today. And if you like this video, guys, please give me a thumbs up. And don't forget to like and share na rin. And again,
and this is Amazing Janus, ang inyong amazing friend. Thank you for watching and have a nice day, everyone. Bye, guys!